Magandang gabi po sa inyo, mga kapatid. Ito sa lugar na ito, sa mga kanila nilang tahanan. Bago po tayo magsimula ng gawain ng Panginoon, tayo po muna yung manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Putakilang Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus naming Panginoon, hinihiling namin na ipaintulot mo ang iyong banal na Espiritu lamang ang siyang kumilo sa lugar na ito. Upang lahat ng aming maririnig at matututuhan, hindi lamang po namin mahalala o may sa buhay kundi may bahagi din sa aming mga tampuan. Upang sagayin po sa pamagitan ng pagbabahagi niya ang kaming lahat ay magkaisa. Kaisa ang iyong anak na si Jesus namin Panginoon, kagaya ng siya at ikaw ang mahal ng kaisa. Kaya kapiling ang Hina ni Maria sa po ng mga angger at mga tanda sa langit, kami pong lahat ay umaasa na ang pag-aaral na ito, ang gawain ito ay pinagpapala na sa mahal ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos ng buhay. Saan tayo huling natapos last week? Chapter 21 ng Mateo. Verse 12. So, pag-ibasa mo na ito, verse 12 to 17. Nilinis ang templo. Pumasok si Jesus sa templo. Ipinagtaguyan niya ang palabas ang mga nagbibili at namimili roon at ipinagtauban ang hapag ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Sinabi niya, nasasaad sa kasulatan. Ang aking bahay ay tatawagin bahay panalanginan. Ngunit ginawarin yung bugad ng mga magnanakaw. May mga bulag at mga pilay na lumapit kay Jesus at ganyang pinagaling. Nagalit ang mga punong saserdote at ang mga eskriba nang makita ang mga kababalaghang ginawa niya at ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo. Mabuhay ang anak ni David. At sinabi kay Jesus, naririnig mo ba ang sinasabi nila? Naririnig ko, tugon ni Jesus. Hindi pa ba ninyo nababasa ang ganitong pangungusap sa kasulatan? Mula sa bibig ng mga sanggol at mga pasususuhin ay pinapamutawi mo ang wagas na papuri. Umalis si Jesus at lumabas ng lungsod patungong Betania. Doon siya nagpalipas ng gabi. Okay, ganito yan, ano? Sa English, ang sabi, temple area. No? Unang-una, galit si Jesus, ayaw niya na yung temple, templo yung loob, ang area kasama yung patio. Area pa rin yun. May mga nagtitinda. Dahil sabi niya, ito'y bahay panalanginan, hindi dapat may mga nagtitinda doon. Kaya kumisan nagtataka din ako, no? Sa mga simbahan natin, di ba ito simbahan, may bakod. Pagpasok ng bakod, temple area pa rin yun. Bakit may nagtitinda ng mga sampagita at saka mga kandila doon? Eh, bawal yun. Dapat doon ko sa labas ng bakod. No, depende sa simbahan nyo. Sa simbahan namin, pinalalabas yun. Pero sa iba, nakikita ko nasa loob ng bakod. No, dapat sa labas. Gaya Santa Cruz, nasa loob ng bakod, may nagtitinda, may sweepstake pa, may ano. Dapat sa labas yun. Dahil part ng temple area yun eh. Ayaw ni Jesus nang may nagbebenta ron. Nung malita ko, di ko naintindihan yan. Nakikita ko kasi, paminsan-minsan, dinadala kami ng mga magulang namin sa baklaran, Our Lady of Perpetual Help. Yung mga pari doon na foreigner, pinapalabas yung mga nagtitinda sa pagita at kandila. Doon kayo sa labas niya ng bakod. Eh, bata ako, hindi ko naintindihan yun. Parang nagagalit ako sa pare. Salbahe naman ito, konting negosyo lang, ayaw pa. Yung pala tama, yung pare. Dapat sa labas ka magbenta, huwag sa loob. Ayan. Ewan ko yung mga parish churches nyo, kung may ganun. No? Pero may mga simbahan, gano'n, pinapayagan ng pare magbenta sa loob. Bisan, dyaryo, di ba? Mga bulaklak, simpagita.
Eh, bawal yun eh. Ayaw ni Jesus na may nagtitinda doon. Sasabihin ng iba, eh, religious articles naman, mga nobina, maski na, still, nagtitinda pa rin. Lugar ng dasalan yun, hindi ng bentahan. Pangalawa, naghalit yung punong saserdote. Bakit? Kasi, alam ni Jesus na yung mga nagtitinda doon ay negosyo ng mga saserdote. Mga saserdote, high priest. Kaya nga noong galit na galit sila kay Jesus, kaya nung hinuli si Jesus, unang-unang dinala doon sa high priest. Kasi negosyo ng high priest yun eh. Kaya ba mo kalapate. Kapag ka meron ka kasi mag-aalay ka, no? Kagaya ng mga babae, pagka bagong panganak, tinuturing kayong marumi. Kasi may lumabas na dugo sa inyo. Ang babae, pag may lumalabas na dugo sa katawan, siya ay tinuturing na marumi sa mata ng Diyos. Kagaya naman mo, panahon ng mens ninyo, marumi kayo. Unclean ang tawag doon. No? Kaya kahit na sino mahawakan nyo, magiging unclean. Kaya ang mga tao umiiwas sa babae. Baka mga yan, meron pa ng mens to, madadamay ako. Eh ganun din, pag mga anak, may dungon lumalabas. Ngayon, pag nanganak ka, at ang anak mo'y lalaki, magiging unclean ka for 30 days. Pero pag babae ang anak mo, doble, 60 days. Kasi ang babae, second class citizen. Kaya kita mo, bisig mga feeding of 5,000, ano, hindi binibilang ang babae, lalaki lang. No? Hindi binibilang ang babae. Maski sa Book of Numbers, makita mo yung 12 tribes of Israel, binigyan ng Diyos ng papel, bawat tribo. Binilang doon, 45,300 ang membro ng isang tribe, lalaki yon, hindi kasama ang babae ron. Babae at bata, hindi kasama. Yan. No. Ngayon, pag mag-aalay ka, kagaya ni Maria, nang anak siya kay Jesus, marumi siya for 30 days. Ngayon, para hindi ka tumagal ng 30 days, mag-aalay ka sa altar, mag-ahandog ka. Pag mahirap ka lang, ang iaandog mo, dalawang kalapati o bato-bato. Pero pag mayaman ka, isang kordero. Ang inalay ni Maria, dalawang bato-bato. Turtle doves. Ibig sabihin, lagi sila nang mahirap lang. Ngayon, merong patakaran bawal mag-alay sa Diyos ng hindi the best. Diyan niya alay mo dalawang ibon, kalapati o bato-bato na kulay puti, kailangan the best, perfect. Wala kahit isang balahibong itim. Walang nunal na itim. Kailangan perfecto yon. So ngayon, pag inalay mo yon, bago tanggapin sa loob ng altar yon, i-inspeksyonin. Ngayon, ganito ang negosyo. Pwede ka naman bumili sa labas eh. Pero pag sa labas mo binili, mahigpit ang inspeksyon. Hindi pwede yan, ang clean yan eh. Pero pag doon ka bumili, kahit na maraming balahibong itim, okay, approve yan. Negosyo nila yon eh. Yung kaya ganun, negosyo nila yon eh. Eh, alam ni Jesus yon. Kaya pinagtataob niya, pinalayas niya. Nagalit siya. Tingnan mo si Jesus, ha? Kaya siya nagkatawang taong katulad natin para gawin tayong katulad niya. Tingnan mo kung katulad nga ni Jesus ang mga tao. Pagpalagi natin yung asawa niyo nag-uopisina. Pag may nangyari sa opisina niya,